Lalong lumalalim ang photo scandal kung saan nadamay ang dating UAP star na si Kiefer Ravena. Lumalabas na biktima si Kiefer ng isang extortionist. Nangyari ang krimen kung kailan pa naghahanda ang si The Phenom para sa kanyang debut sa Alab Pilipinas. Narito ang report. No distractions. Yan ang mindset ngayon ng bagong miyembro ng Alab Pilipinas. Ang former Ateneo de Manila University star na si Kiefer Ravena. Pinagkibit-balikat na lamang ni Ravena ang isang photo scandal na naging usap-usapan sa social media noong isang linggo. Yan ay dahil na aresto na kahapon ang 22-year-old na si Christopher Monico Nang, ang prime suspect sa leak ng alleged photos ni Kiefer na nagtangka pang mangikil mula sa Ravena family. Ayon kay Ravena, sanay na siya sa mga kontrobersiya at bahala ng mga otoridad sa mga susunod na hakbang. Siguro nga, nasanay ka na lang din na palaging may ganun. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but no, it is what it is. Tinutulungan lang ng mga kaibigan ko, ng mga tao, to, you know, fine-tune everything, you know, everything will be okay in the end. Kaya naman hindi na niya hinayaang ma-distract siya para sa kanyang mas importanteng goals. Lalo na at isang masigabong playoff round ang ipinapangako ng Team Alab. Masaya. You know, I played against these guys in college before. Most of them, actually, in fact, all of them, naabutan ko pa. So, you know, it's a nice thing to know that, you know, we're on the same side. Playing for the country, you know, playing for something more important than our schools. It's one of the highest honors you can ever play in your career. You know, representing your country, whatever tournament it is. As long as you carry that Philippine flag, you sing that national anthem before the game, there's a different sense of pride. Nagsimula na kasing mag-training ang Alab Pilipinas para sa susunod na laro sa ASEAN Basketball League. Matapos makamit ang third seed ng regular season, kasama ni Kiefer sa pagsasanay ang kanyang mga bagong teammates at ang head coach na si Mac Luan. Anytime you add Kiefer Ravena to your team, it's always a positive sign. We've always known Kiefer's a winner from high school to college. So yun yung madadala niya sa and hopefully it rubs off to other players. Ayon kay Kiefer, dahil sa positibong team chemistry sa kanyang bagong team, excited na siyang ipaglaban ng Pilipinas sa kanyang first matchup sa April 2 kontra sa Singapore Slingers. Si Coach Mac gave me a role na, you know, be one of the leaders and try to assert myself sa game, whether it's in scoring, executing the plays, and helping my teammates for open baskets. Hanapin ko lang yung role ko and gagawin ko lang yun. Sa kasalukuyan, isang developmental player si Kiefer sa NBA D-League team ng Texas Legends. Kaya namang inaasang dadalhin ng 23-year-old guard ang kanyang mga natutunan sa international training sa pag-ikot ng mga Filipino cagers sa Asia. Keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.